If your life gets harder, challenge yourself to be stronger. O, diba? Hello everyone! Ang video natin for tonight ay isang reaction video tungkol kay Ate Mylene. So, alam nyo naman siguro or kilala nyo ng lahat, ano ba yan, si Ate Mylene. Ang sikat na sikat noon at sikat na sikat pa rin hanggang ngayon. O, diba? So, isa siyang masasabing sumikat dahil sa sumikat siya dahil maraming nagmahal sa kanya. At ngayon naman, sikat pa rin siya dahil maraming galit sa kanya. O, diba? Natatanging babae. Kahit na sa kagandahan or kasamaan ba? O kapangitan na mga pangyayari, sikat pa rin siya. So, siya po si Ate Mylene. At ang video natin ngayon ay tungkol sa kanyang pagiging isang vlogger. O, diba? So, noon pa man, kung natatandaan ninyo, na nagsasabi na siya kay Kalinga Prab na gusto niyang maging charity vlogger. And hindi ito pinayagan ni Kalinga Prab kasi ang sabi niya is mahirap maging charity vlogger. So, di hindi nga natuloy yung kanyang kagustuhan na yon. At nang dahil sa mga pangyayaring hindi kaaya-aya sa ibang tao, ang kasikatan ni Ate Mylene ay biglang sumikat palalo dahil naman sa mga basher. Yan. So, na kahit siguro tulog si Ate Mylene, binubugbog pa rin ng pambabash ng mga tao. Pero sa ngayon, binitiwan na siya ni Kuya Val Santos Matubang bilang isang beneficiary ng kanyang charity. And so, ibig sabihin, wala na silang maitutulong pa kay Ate Mylene. Kaya naman, yung pagkakataon na yon, imbis na magmukmuk siya, imbis na maglupasay siya sa lungkot, yung pagkakataon na yun ay ginawa niyang challenge sa kanyang buhay upang maging malakas. O, diba? Napakahirap nung time na yon para sa buhay ni Ate Mylene na marami siyang basher. Maraming mga salitang hindi magaganda ang binibitiwan towards kay Ate Mylene. And yung time na yon, yung hard time na yon sa kanyang buhay ay ginawa niyang challenge para maging malakas o maging stronger siya. Yan, kaya nga ang quote ko ngayon ay, if your life gets harder, challenge yourself to be stronger. O, diba? Yan yung ginawa ni Ate Mylene. At ngayon nga, guys, isa na siyang legit na vlogger. O, diba? Hindi pa pala legit. Hindi pa siya monetized. Yan. Pero alam nyo ba, guys, kahapon ko nakita yung kanyang YouTube channel. So, nakita ko yung YouTube channel niya dahil sa pag-share ni Lu Gonzales. So, yan. Mega love shout out sa you, Miss Lu Gonzales. Yan. Sa share ni Lu Gonzales ko nakita yung channel ni Ate Mylene. And yun nga,
nasa 100 plus pa lang siguro yung kanyang subscribers. And ngayon, pag-check ko ngayong gabi, ngayon lang, umabot na ng 1,000 plus. O, diba? Tsaka ang lalaki ng views niya. O, diba? Yun yung sinasabi na kapag nireject ka ng tao, wag mong ipilit ang sarili mo. Kasi hindi yun para na sa'yo. Hindi na yun para sa'yo. May nakalaan na iba sa posisyon mong yon na iiwanan, and ikaw naman may naghihintay para sa iyong patutunguhan. O, diba, much better yung naghihintay sa'yo. Kaya tayo naman, kapag may mga nang reject sa atin, kahit pa yun ay love life, trabaho, or whatever, huwag tayong magpumilit. Huwag natin isiksik ang ating sarili sa mga bagay na hindi naman akma sa atin. O, diba? Yan. So, edi ngayon, mas napaganda yung kanyang buhay. Wala nang magsasabi na sumbat-sumbat na siya'y tinulungan. O, diba? Nagsisikap siyang tumayo sa sarili niyang paa, na kahit hindi pa siya marunong mag-vlog, nag-aaral siya para matuto. And hindi naman sa lahat ng pagkakataon or sa habang buhay, aasa tayo sa tulong ng ibang tao. Natulungan na tayo, gawin naman yung part natin, gawin natin yung part natin na ikampay din yung ating mga pakpak. O, diba? Kaya ngayon, ako'y natutuwa. Tuwang-tuwa talaga ako sa mga kaganapan sa buhay ni Ate Maylin. And kahapon ko lang din nalaman na ang apelyido pala niya ay Belmonte. Yan. Meron akong naging amo dyan sa Bagong Silang na ang apelyido ay Belmonte. Hello po, mega love shout out sa di ko alam kung nasa na sila or whatever, kay mommy and daddy. Ano bang pangalan nila? Nalimutan ko yung pangalan sa tagal ng panahon. 15 years old pa lang ako noon. Yan, basta dyan, mga Belmonte yung aking naging amo dyan sa Bagong Silang. Ang tawag namin ay mommy and daddy. O, diba? And yung anak nila si Ate Luella. Hello, mega love shout out, Ate Luella. And kay Desiree. Desiree. Yan yung pangalan ng pinagtrabahunan ko noon is Daisy Lynn Kitchenette. Hello po, mega love shout out. Pero sa ngayon wala na yata ang ganon. Matagal ng panahon, parang ano pa lang ako noon. 1993. Yan, nagtrabaho ako diyan sa Bagong Silang. Ang amo ko ay Belmonte ang apelyido. Ka-apelyido or kamag-anak siguro ito ni Ate Maylin. Yan. Hello po, mega love shout out sa inyong lahat diyan sa Bagong Silang. So ayun na nga, ako'y natutuwa dito kay Ate Maylin sa mga kaganapan sa kanyang buhay. O, diba, sino ba naman ang hindi matutuwa na hindi na siya mababash? Pangalawa, masaya na ang kanyang love life. Pangatlo, buo na ang kanyang family. Pang-apat, meron na silang pagkakakitaan na hindi hihingin sa ibang tao, like sa mga charity vlogger. O, diba? So yon guys, isang magandang pangyayari ang nangyaring ito sa buhay ni Ate Maylin. Napakalaki ng views niya, although kahit na ilang, parang 3 days pa lang yung kanyang channel, 3 or 4 days, basta ganon. Yan, ang laki agad nung kanyang views. O, diba? Mas, so, ibig sabihin nun, mas marami pa rin yung nagmamahal kay Ate Maylin at mas marami pa rin talaga yung mga tao na hindi tumitingin or hindi nagtatanim ng sama ng loob sa isang tao. Or
What I mean is, yung hindi, yung malawak yung pangunawa sa mundo. Diba? Mga positibo ang kanilang kaisipan. Mga open-minded. O, diba? Marami yung ganun sa mundo. At yun yung mga nagmamahal pa rin kay Ate Maylene at naisumuporta sa bagong kabanata ng buhay ni Ate Maylene at ng kanyang pamilya. So sana ganun tayo, tigilan na natin ang pangbabash kay Ate Maylene, kasi nga although nagkaroon siya ng hindi magandang pangyayari sa kanyang buhay, pilit niyang itinatayo ang kanyang sarili. Ibinabangon mula sa pagkakalugmok sa putikan. O, diba, napaka-inspiring yung lakas ng kanyang loob, yung kanyang fighting spirit. O, diba, talagang napaka-kahanga-hanga yung kanyang lakas ng loob para mapaglabanan yung mga negativity na nangyari sa kanyang buhay. So yan guys, ito yung aking reaction video at wish ko Ate Maylene na sana ay tuloy-tuloy na ang iyong pagbablog at hindi ka umasa sa mga charity vlogger. Kasi nga dyan ka mababash ng husto. Although may mga good Samaritan na patuloy pa rin tumutulong kay Ate Maylene at sumusuporta at sa kanyang family. Yan. Shout out sa inyong lahat. Mega mega love shout out po sa inyong lahat. So, sana po itigilan na natin ang mga hindi magandang mga thoughts and words kay Ate Maylene. Kasi tao lang naman siya, isang beses lang nagkamali, pero as if naman lifetime na niyang pagdudusahan yung ganon. O, diba? Hindi naman tama. So hayaan natin na ibigay natin yung buhay na nararapat para kay Ate Maylene. O, ayan. For sure, meron na naman dyan magsasabi sa akin. Nakikisawsaw ako. Hindi nga kasi ako nakikisawsaw. Nakikidot-dot ako. O, diba? So, yun guys. Yan aking masasabi at ang aking reaction sa kaganapan sa buhay ni Ate Maylene. Ako'y tuwang-tuwa at ako'y masaya na ganito ang kinahantungan ng kanyang buhay. So, sana ay umangat palalo ang kanyang channel. So, let's support Maylene Belmonte channel. O, diba? Ayan, thank you so much guys. Thank you so much po sa inyong pagsuporta sa aking channel. Thank you po. And good night.